Hello po, it's me again, Lauren Lil Cusina. Today po magluluto ako ng ginataang tulingan sa dahon ng luyang dilaw. Ang mga sangkap na gagamitin natin ay ang ating tulingan. Then meron po tayong dalawang niyog. Pinakayod po natin sa palengke, ito na po yun. Then, yung siling pangsigang po, tatlong piraso. Kung gusto nyo po mas maanghang, siling labuyo po yung gamitin natin. Then, meron tayong bawang, sibuyas, at syempre yung ating dahon ng luyang dilaw. Kapipitas ko lang po nito sa aming bakuran. Then, gagamit din po tayo ng chili powder and pepper or paminta, salt and pepper. Una natin ginawa ay piniga natin yung ating niyog. Ito po yung unang gata. Then ito po yung ikalawang gata. Gagamit din po pala tayo ng luya. Then, ihanda natin yung ating isdang tulingan. Kuha tayo ng kutsilyo. Medyo pupukpukin lang po natin yung likod ng isda. Kaya natin to pinupukpok para yung lasa ng ating gata at mga spices na nilagay ay tsak na papasok dun sa loob ng ating tulingan. So, pag kinain natin, malasang malasa po yung ating tulingan. Medyo pitpitin nyo lang po. Kasi usually matabang po ang laman ng tulingan. So, papapasukin natin yung lasa ron sa loob ng ating tulingan, kaya natin ito ginagawa. Sineta-side ko muna po yung ating tulingan. Then dito sa ating pan, nilagay ko na po yung ating sibuyas. Dalawang klase po yung sibuyas natin. Isang medyo malaki yung pagkakahiwa at saka maliliit. Then, yung isang ulo ng bawang, ayan po, hiniwa ko ng maliliit. Then, naghiwa rin po tayo ng luya. Paghahalu-haluin lang po natin yung ating mga sangkap. And maglalagay tayo ng ating salt. Then, itong ating chili powder. Yung ating pamintang durog. Haluin lang po natin yan. Haluin lang ho. Nalagyan natin ng vinegar. Mga dalawang tablespoon na vinegar. Ayan, tapos yung ating gata. And haluin lang natin. Gusto ko maglagay ng patis sa inyo. Kung ayaw nyo po maglagay, okay lang. Mga 1 tablespoon na patis. Then haluin. Then ibababad natin dito yung ating tulingan ng isang oras bago natin balutin sa dahon ng
luyang dilaw. Sa akin ay para lang manuot yung lasa ng mga spices natin dun sa ating tulingan. After ng isang oras, ready na yan para balutin natin sa ating dahon ng luyang dilaw. Tanggalin natin yung ating tangkay. Make sure na hugasan natin yung ating dahon. Ang ating tulingan ay nabalot na po natin sa dahon ng luyang dilaw. Pa natin, aantayin natin kumulo. Ito pong ilalagay ko ay optional. Maglalagay po ako ng 1 teaspoon na annatto powder. Ito po yung unang gata natin. Kumuha lang ako ng konti. Ihahalo ko sa annatto powder. Wala kasi akong ano rito eh, ginger powder. Kung meron ako, yun ang ilalagay ko kasi mas dilaw na dilaw yun. Para may konting kulay lang po yung ginataang annatto powder natin na dinilut sa gata. Ayan. Yung unang gata natin, yung mismong kakang gata, ilalagay na rin po natin. And pakukuluin natin ito hanggang sa lumapot yung gata na nilagay natin. Patit na pong maluto. Medyo naglalatik-latik na yung ating gata. Yan, mga ilang minuto po. Luto na po ang ating ginataang tulingan sa dahon ng luyang dilaw. Cool down lang natin ng konti, then itatransfer na natin sa ating serving plate. Ready to serve na po ang ating ginataang tulingan sa dahon ng luyang dilaw. Sana po'y nagustuhan nyo, and thank you for watching Lauren Lil Cucina. Thank you po!